Sabi ng iba, masarap daw, iba daw yung timpla sa karaniwang barbecue yung natitikman nila. Pani, yung tamis tsaka alat niya, ano siya, maglalaban. Natikman mo itong barbecue namin, siguradong hindi lang isa ang mabibili mo. Unang-una, pani, malinis. Yung laki ng barbecue namin, 12 pesos lang. Hindi ka lugi. Hindi naman kailangan maging mahal para maging masarap. Yung barbecue namin, na tinuro sa amin ng magulang namin, yun pa rin ang ginagaya namin. At yun pa rin. Ako si Ricky Pergis, anak ni Aling Bebeng, nagtitinda ng barbecue dito sa Pio del Pilar, Makati. Yung nabili sa amin, hindi pa isa-isa, kundi yung iba, maramihan, merong 50 piraso, merong 60 piraso, sa sarap. Yun na po yung tatak ng magulang namin, Aling Bebengs. Masarap at abot-kayang barbecue ni Aling Bebeng. Naalala ko nung araw, nag-umpisa yan, nung nag-ano pa lang siya, banana queue. Banana queue pa lang tinda niya eh. Kasi si nanay nag-umpisa lang, paunti-unti lang nung araw eh. Sinubukan niya naman, pa isa-isa, 2 kilo. Na ano niya, yung lasa ng barbecue. Eh na kuwan niya, na masarap ng mga customer, kaya... Nang dahil sa barbecue, nakapagpundar siya ng bahay at lupa at nakabili 8 jeep. Tama po ang Jessica Soho, nakapagpundar ang nanay ko ng sakyan at isang bahay dahil lang sa barbecue. Yung barbecue namin, ang tamis at alat ay balance. '92, malakas na kasi alos ang tao, dinudumog yung tindahan namin eh. May mga artista, may mga politiko na kumukuha ng kwan namin, barbecue. Yung laki at sukat ng barbecue, sapat na sapat pa sa halagang 12 pesos. At ang sabi ng iba, ang nagpapasarap ay suka. Nagsimula ang Bebeng's Barbecue 1985. Noong panahon na yun, ano ako, kinder. Kasi nung bata pa ako, 6 years old, nagpuputol na ako ng kukunang manok eh. Tapos nung medyo na sanay-sanay na ako, sumunod naman yung barbecue. Nag-i-slice-slice na ako. Pero hindi ko pa alam yung timpla. Nag-aral ako ng high school, doon na ako nagtitimpla na. Kasi pag umuwi yung magulang ko sa probinsya, kami yung tinutukan nila magtinda, pinaano sa amin. Kaya habang nandun sila, kami yung gumagawa. Kaya kabisado ko yung recipe ng magulang ko. Malakas na ang tinda namin eh. Nakakaubos na kami ng 20 kilos eh, araw-araw. Tapos hanggang sa dire-diretso lang yung magulang ko sa pagtitinda. Yun, kaya nga sila nakapagpundar ng mga sasakyan, bahay, dahil lang sa barbecue. Ako po ang inassign ng magulang ko na mag-asikaso ng sasakyan, yung maintenance, boundary,
At yung galawan sa pamamasada, habang ang nanay ko at ang iba kong kapatid ay nasa pagbabarbecue. Sobrang sikat po ito noon na kahit ibang lugar, dinadayo pa rin. Ang pinakang bestseller namin yung barbecue. At saka isaw ng manok, chicharon bulaklak, paa. Ang tinda namin araw-araw. Nag-umpisa kami ng alas dos ng hapon. Naubos kami, depende sa oras ng mga tao. Merong araw na marami, may araw na kaunti. Pagdating ng alas 7, ubos na kami. Alas lahat naman mura eh. Pinakang mura, yung barbecue, siyempre. 12 pesos lang. Yung tenga, 11 pesos. Yung balunan, 11 pesos. Isaw ng manok, 6 pesos. Chicharong bulaklak, 13 pesos. Yung paa ng manok, 6 pesos. Yung balat ng baboy, 6 pesos. Yung bangus, 100 pesos. At yung inasal, 65 pesos. Dahil sa di inaasang pangyayari sa pamilya, ay tuluyan na nilang na ibenta yung mga sasakyan, mga gamit, at dumating pa itong pandemya. At unti-unting nagkasakit si nanay. Hanggang siya, kuwan na siya, na matay na rin. Doon ko rin natutunan, totoo pala yung sinasabi nila na pag nawala ang magulang, mas doon nakikita ang kahalagahan nila. Mula nung namatay si nanay, alas marami ng pinagbago. Gawa ng alas wala na rin trabaho sa probinsya. Hanggang sa ilan na lang natira mga gamit namin. At sa mga pangyayaring yun, ang ginawa ko, kumuha ako ng paraan upang... Ay ako na mismo ang nagpatuloy ng pagbabarbecue. Sa paggawa ng barbecue, tinuro ng magulang ko, huwag mong titipidin yung mga ingredients na siya magpapasarap.
yun yung pinakamagandang pamana na binigay sa amin ng nanay namin na recipe ng barbecue. Barbecue yan nagustuhan ng mga tao dahil sa nanay kong si Aling Bebeng. Mm-hmm.